Yun, si Tata, sobrang galing niya sa mga... Sa barrel, magaling. Sa carb, magaling. Sa mga aerial, magaling pa rin. Pero si Tata, siya yung isa sa mga pinakamabilis na nag-improve dito sa Pilipinas talaga. Kasi nung unang mga nagko-comp kami sa Siargao, wala pa yun eh. Bata pa na siya noon, tapos hindi pa siya masyadong magaling. Itong year na to, biglang nag-boom yun. Siya na yung isa sa mga top surfers ngayon dito sa Pilipinas. So yun, grabe, ang bilis nag-improve talaga. Si Neil Sanchez, is magaling talaga siya sa beach break. Mahirap siyang talunin sa beach break kasi magaling siyang bumasa ng alon, mabilis maglaro. Si Neil, magaling siya sa mga combination kasi mabilis siya maglaro talaga eh. Pag angat niya pa lang, floater, nakabuelo na siya sa kabilang maneuver niya. Tapos may mga finishing pa siya na air reverse. Yun talaga yung mahirap talunin sa kanya. Si Piso, mahirap talunin sa mga barrel na alon. Lalong-lalo na sa Cloud 9. Hindi siya basta-basta natatalo talaga sa Cloud 9. Kahit na sa international na mga comp, WSL. Ilang beses na siyang nag-champion sa international Siargao eh. Kahit naman sa beach break, mahirap pa rin siyang talunin. Pero kaya naman siguro sa minsan, chamba-chambahan lang ganun. Pero mahirap talaga eh. Spilmar, magaling sa mga barrel din. Pero mas gusto ko sa kanya yung mga air na laro niya, mga air reverse. Siya nga yung pinakaunang bumuo ng rodeo flip dito sa Pilipinas. Yung... Ay, hawak mo! Oo, yung ipaikot, dalawang ikot. Siya yung pinakaunang bumuo talaga ng rodeo flip sa Pilipinas. Yun yung pinaka nagulat ako sa kanya. Tapos yun, sa mga aerial-aerial, dun siya talaga magaling. Si Marama, magaling talaga kahit anong tricks, kayang-kaya niya eh. Barrel, aerial, carbs, ganun. Combination, power, flow. Andun na lahat sa kanya eh. Tapos sobrang tapang, kahit double overhead, triple overhead yung alon, go pa rin siya. Si JR. Yun. Siyempre, ako, JR, di ba? Marunong ako talaga sa longboard, saka si shortboard. Sa longboard, isa rin ako sa mga lumalaban sa... Hindi basta-bastang natatalo sa mga comp, di ba? Si shortboard, yun, nakikipagsabayan din. Focus sa mga combination na laro, ganun. Gumagamit talaga ako kasi ng mga strategy, ganun. Ang pinakamahirap talunin siguro dito sa Pilipinas is si Marama talaga eh. Kahit na sa beach break, kung beach break naman yung labanan, aerialan talaga eh. Eh, may mga aerial din talaga siyang hindi mapapantayan eh. Tapos kapag sa may mga reef break naman, ganun pa rin. Pag barrel yung alon, mahirap pa rin siyang talunin. Eh, sanay na sanay sa Cloud 9 eh. International nga, tinatalo niya si na Jack Robinson, di ba? Mga professional talaga. So yun, si Marama talaga yung para sa akin na pinakamahirap talunin sa Pilipinas. Ito, first place sa Mabugaw. Ito naman yung grand champion ng buong PSCT sa men's longboard, Malaysia. Nag-champion ako doon. Grand champion rin sa may Renex Stop. Marami doon sa bahay. Kaso hindi ko na alam kung gaano karami yun. Hi, ako nga pala si JR. Ini-invite ko po kayo na manood sa aking episode every 12 ng lunch. Yun. Hi sa inyong lahat.